Paano nyo niyakap ang Islam? Actually, nung nagbabasa ng Biblia, mayroon tayong sa Genesis nakasulat na isang istorya doon na sinabi ni ng Diyos kay Abraham. Ang pangalan niya Abraham, hindi pa Abraham. Abraham pa? Abraham. Si Abraham, ang pangalan niya dati, Abraham. Hindi ko nalaman yung ano yun. So, sinabi ng Diyos sa kanya na magbangon ka at itayo mo ang batong panulukan. Build the cornerstone. So, tinanong ni Abraham, sino kausap ko? I am the Lord your God. And nung itayo niya ang batong panulukan, the cornerstone, God told him, your name will be called Abraham, the father of nations. That's why Abraham is the father of all nations. That's the history. And nung itayo niya ang batong panulukan, ang sabi niya, the whole generation should come to this place once in their life. Allahu Akbar. Yun ang hinahanap ko. Nung tanongin ni Abraham, ano ang pangalan ng lugar nito? Sabi ng Diyos, Bakka. Bakka. So I have a question for all those religion. Where is Bakka? Where is the holy place? Where is the cornerstone? Yun lang, na hindi nila masagot. So I quit all of them. And then I changed, I become a working student as a medical practitioner. Yun lang. I go to Jeddah for 10 years, nobody told me about Islam. Although I heard about it. Dito na ako sa Riyadh, hidayam na lang. So 1 month lang ako dito sa Riyadh. Sa clinic ko, I was working in Prince Salman Social Center, Marquis Balik Salman, for elderly people. Meron doon na magbibigay ng mga books, Islamic books, you know, marami. About Ramadan, about Jesus, about... Ito ay aklat para sa'yo. Marami. So, binasa ko, hindi pa. Sabi ko, hindi ako interested. But one day, there's a small pamphlet, English. It's Hajj is the duty of Muslims. Mashallah. Hajj and Umrah. So, when I open the book, in the first page, Hajj is the duty of Muslims once in his life. Yung words na once in his life, umakma. Remind me, the one I read before in the Bible. Old Testament. Yeah, okay. So, I continue. They said, if you make Hajj, you have to make tawaf. And ang tawaf, bago ka mag-start, if you have, you can, chance to hold the cornerstone, yun na, cornerstone. Sabi ko, you can touch, if not, just go to the Greenland and say, Bismillah Allahu Akbar. But, in my mind, the cornerstone. Then, I said, what's this place? So, yung doktor namin nang tinanong ko, si Abu Ahmad Abdul Salam, sabi ko, anong pangalan ng lugar na yon? Sabi niya, Bakka. So, Makka. So, it's not Bakka. But, by the way, it's almost similar, same sound. Sino nagtayo ng cornerstone? Sabi niya, si Ibrahim. So, hindi din si Abraham. Anong pangalan ni Ibrahim is Islamic name? Anong pangalan ni Ibrahim sa English? Nagtanong pa siya sa isang kwan. Sabi niya, Abraham. Ayun na. Nanginginig na ako. So, palapit ng palapit kasi. Hanggang yung tumatayo yun ang balahibo ko. Tapos, sino nagtayo? Si Abraham. Anong pangalan ng lugar? Sabi nila, ang pasyente ko nun si Sikshay Changkiti. Nagtiterapi ako sa kwan niya, alayara mo. Sa tuhod niya. Sabi ko, hindi pa marunong mag-Arabic nun. Sabi ko, baba. Hada, Makka. Bakka? Ilang tanong ko sa kanya. Sabi niya, hindi niya sinabing yes or no. Nagbasa siya ng ayah sa Suratul Imran. Inna awala ba ito? Ilal yadi nabi Makka tuwal mubara. Yun lang. Tapos, ano po? Naupo na ako. This is the place I'm looking. Half of my life. Sabi ko, gusto ko makapunta sa lugar na yon. No, only Muslims can go to Makka. I want to become Muslim right now. Ngayon, Allah, of course. Pinag shower nila ako. Tapos, that's Salatul Duhur. Sinamahan nila ako sa masjid ng Prince Salman Social Center. Doon ako nag-shahada sa... Allah, Allah.
That's the change of my life. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Mashallah. I always remember when how I become Muslim. Sorry, I cry. Because I'm searching this place half of my life. Where is the holy place that is mentioned in the Bible? Di, mashallah. Jazakallahu khairan sa Doc. Ang katotohanan yan, ngayon ko lang naman yung makluman na yan, yung informasyon na yan patungkol sa Biblia, na nabanggit pala yung inutusan si Abraham na sa isang beses lamang sa isang ano, sa buong buhay, sa buong buhay, pumunta kayo dyan at yung mga tao na magpupunta dyan, kumbaga magpupuntahan sa lugar na yan. Ngayon ko lang naman yung makluman na yan, kaya i-share mo sa amin yan, Doc, yung ano. Kahit po si, kung naalala si King David. Oh. Dinala niya ang lahat ng kanyang army, ang kanyang mga kasundaluhan. Dala na yung kabanti pa, yung tinatawag na, yung ilawang ginto. Lahat, pumunta sila sa nag-pilgrimage sila. Nasa Bible yan. Mm-hmm. At nung marating nila yung maka, ang sabi nila, handa na akong mamatay. Nakarating na ako sa lugar ng ating ama. Oo, oh, tabernakal, di ba? Lugar, hindi niya father si Abraham. Pero sinabi niya, nakarating na ako sa lugar ng ating ama, handa na akong mamatay. Masya. So noong unang panahon pa, talaga naglalakbay ang mga tao, makarating lang sa Makkah. Alam niyo po ba, Doc, nabanggit sa banal na Quran, sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, tafidu, kumbaga, lumuluha ang kanilang mga mata kapag malaman nilang katotohanan. Sino yung tinutukoy rito? Yung mga Nasara. Yung mga maalam sa pananampalatayang Kristyanismo kapag sila yung nag-Muslim sa Surat al-Ma'idah. Nabanggit po yan. Nabanggit yan. Bakit? Dahil yung mga Kristyano po, sila yung malapit sa mga Muslim. Dahil sa paniniwala o kanila mga doktrina. Yes, yes. Ayan, katulad ng ano, yung nabasa ninyo sa talata, mashallah. Kumbaga kaalaman para sa akin yung kahit sino naman manginginig talaga kapag ito yung hinahanap mo tapos yung kwento nyo sa ospital. Talagang manginginig halos siguro. Kapag may paniniwala ang tao sa Diyos, malaman yung talata na ito sa Quran, ito yung hinahanap niya. Kumbaga, parang mahihimatay sa katotohanan, di ba? Alhamdulillah. At Doc, ano po yung mga nagbago sa inyo? Marami. Mashallah. Yung pinakamalaki nagbago sa inyo. Sa bisyo, wala namang bisyo talaga. Kasi nga po, maangaral kayo nung araw at religyoso. Yun lang. So yung pangangaral ko, why not do it in a Islamic way? Yun lang. Saka, ang pinakamalaking nagbago sa akin, dati selfish ako. Working student ako, talagang mahirap kami. Gusto kong makaipon para sa sarili ko. Pero labindalawa kayong magkakapatid, nung mag-Muslim ako, ginawa ko lahat ang suporta sa aking parents, sa aking magulang. Nung pangarap na nanay ko magkaroon ng bahay, kasi lagi nagigiba yung bahay namin, ginawa ko yun. It's just one of the way why I'm mother become Muslim. Muslima, Allah Akbar, mashallah. Sabi niya, mashallah. Nung pagpatay ko sa bahay, bakit mo ginagawa to? Sabi niya, I didn't say because I'm your son. I said because I'm Muslim. Mashallah. Mashallah. Allah. Yun. Yung pagmamahal sa magulang. Apo. Ma Kristiyano man o ang ating magulang, pero yung prayer ng isang magulang nakapagpabago ng kadar. Nakasulat niya. Mashallah. Mm-hmm. Alhamdulillah. So, mashallah talagang nakakaantig ang kasaysayan ni Doc. Mashallah. Alhamdulillah. At kumbaga, may natutunan po ako ngayon. Salam daw kay sabi ni Ustad Ali Rasul sa iyo. Mashallah. Apo. Alaykum salam. Mashallah mga kapatid, isipin niyo po yung paggalang sa magulang. Sabi ni Allah Subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, "Waqad rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana." At inobliga ng iyong Panginoon na wala kang ibang dapat sambahin maliban sa kanya. Ito yung tauhid. So pagkatapos ng tauhid, "Wa bil walidayni ihsana." Pinag-utusan kagad tayo na makitungo ng mabuti sa ating mga magulang. Mashallah, yung pakikitungo ni Doc sa kanyang mga magulang, pinagpatayo niya ng bahay, yung sinabi niya, bakit mo ito ginagawa? Ang sabi niya, hindi niya ito ginagawa dahil anak siya bilang anak. Hindi, dahil isang bagkos, isa siyang Muslim. At ayun yung naging dahilan kung bakit nag-Muslim ang kanyang ina, alhamdulillah. At mga kapatid, sinabi niya rin kanina, aral po ito, sa mga hindi po Muslim dyan, welcome po kayo sa Islam at gayon din. Kumbaga, kapag mag-Muslim ka talaga, tuturuan ka maging mapagbigay. Kasi ang Islam, nag-uutos na magbigay ng sadaka. Ang sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, "Mathalul ladina yunfiquna amwalum fi sabilillah." Ang paglalarawan sa mga nagbibigay ng kanilang kayamanan para kay Allah subhanahu wa ta'ala, "Kamathali habbatin anbatat sab'a sanabil." Para itong isang butil na tumubo na mayroong pitong sanga. Sa bawat sanga, mi'atu habba. Sa bawat sanga, mayroong
isang daang butil. Kumbaga, napakaraming kabutihan ang makukuha mo kapag ikaw ay nagbibigay ng kawanggawa. At ngayon, Doc, mashallah, alhamdulillah, ano po yung mensahe ninyo para sa mga kababayan nating hindi Muslim? Magsaliksik, at, magsaliksik po tayo. Ng kaalaman. Opo, magsaliksik tayo. At sa mga... mayroon tayong tinatawag na, not by force, talagang kahit anong gusto mong mag-Muslim, kung hindi, kung walang hidaya, ang alas muna tala, hindi ka makapag-Muslim. Doc, kanina pa nababanggit yung hidayah. Sa amin ng Muslim dito, alhamdulillah, alam na po natin yung word na yun. Pero sa mga hindi Muslim o mga Muslim na walang kaalaman sa Arabic, ano po ang ibig sabihin ng hidayah? Gabay. Gabay ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kung hindi ka gagabayan ni Allah subhanahu wa ta'ala, kahit anong pagpipilit mo na maging Muslim ka, hindi ka magiging Muslim. Hindi po. Opo. We are billions of people in the world. Maraming gusto mag-Muslim, hindi pa ginabayan. Ang nakikita lang nila yung mga maling aral sa na ginagawa ng ibang mga maling masasamang Muslim. Pero kung magsasaliksik tayo, malalim ang Islam. Malalim ang Islam. Ito ay gabay ng buhay natin sa pangaraw-araw. Ang Quran at ang hadith ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Doc, panghuling katanungan. Ano po yung naramdaman ninyo yung nakapunta kayo ng Kaaba? Kasi pangarap niyo dati, hinahanap niyo hindi pa kayo Muslim. Tapos yung nag-Muslim kayo. Subhanallah. Nung nakatayo lang ako, sabi ko, this is the place, and hindi ko alam kung paano ako napagtawap. Iyak lang ako ng iyak, sabi nung kasama namin. Actually, ang hospital nag-provide ng isang bus. Opo. I am the only Filipino para makapag-umura kami. My first umura during Ramadan. At ang sabi nila, dalawang Arabo yung nakahawak sa akin sa kamay. Kasi iyak na ako ng iyak. Mashallah. I said, this is the place I'm looking. Yung tagal yung hinahanap mo. Yes. Alhamdulillah. Nung nag-hajj naman po kayo? Ganon din po. Sa nag-hajj ako sa Nasib Islamic Center, kasama ko sina Ustad Isarial. Ganon din. Nung nasa Arapat daw kami, sa Keima, the whole time na nandun kami, after Asir ba yun? Iyak din ako ng iyak. Basta nakapikit lang ako doon ang isang corner. Yan lang po. So, inshallah, al-hajj mabrur, laiza lahu jasa ala janna, inshallah. Allah ba. Tagalog mo yung Doc, yung sinabi mo? Kasi mashallah si Doc, may mga dalil na. Alhamdulillah. Alhamdulillah. So, Tagalog mo, Doc, para sa mga tagapakinig natin. Ang hajj mabrur, kung po yung hajj na katanggap-tanggap? Ang hajj na katanggap-tanggap, ang nagawa natin, ang kapalit po nun ay paraiso. Apo, wala siyang ibang gantimpala? Walang ibang pang gantimpala, kundi Mali. Paraiso. Allah Maribas ba. Paraiso. Inshallah. Inshallah, Doc.